Kaya ang naging sinungaling ang Diyos sa panahon natin ngayon at noon, dahil yung kanyang tagapagsalita, mga sinungaling. Panawahan niyo na po ba? Kaya ho, maingat dapat ang mensahero na kung ano lang yung sinabi ng Diyos, yun lang dapat ang kanya sabihin. Kung may pagsubok ka, at alam mo yung pagsubok na yun, kalooban ng Diyos, ginusto ng Diyos, padala ng Diyos, kapatid, kausapin mo yung nagpadala kasi siya lang ang makakasagot. Amen. Diyos lang ang makakasagot. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang gusto niya. Ano ibig sabihin? Yun ang mangyayari. Yan mo ang authority ng Diyos. Amen. Na hindi dapat natin niyang pakialaman. Tanggapin natin ang katotohanan na hindi tayo exempted sa pagsubok. Amen. Magiging matatag ka lang kapag tinanggap mo ang realidad ng buhay. Hindi yung porke pag sinabi mo, ito yung kahinaan ko, sana huwag ko siya ma-encounter. Hindi. Kung saan ka mahina, yun pa yung ihaharap sa'yo. Naniniwala po ba kayo doon? Kung saan ka pa parang hindi mo kaya, yun pa itatapat sa'yo. Kasi yun ang gusto ng Diyos na pagtagumpayan natin. Amen. Kasi gusto ng Diyos, i-build up ka. Patataging ka. Dahil yung gusto mo, hindi niya gusto. Ang hirap sa atin, no, yung gusto ng Diyos, ayaw natin. Yung ayaw natin, yun ang gusto ng Diyos. Paano magpapanagpo? Balik ka sa gusto ng Diyos kasi siya mas magaling. Amen. Amen. Hindi nangako ang Diyos na magiging madali ang buhay. Hindi nangako ang Diyos na magiging payapa ang buhay. Pero nangako ang Diyos na kasama natin siya. Amen. Amen. Kaya nga ang verse na hawak-hawak natin sa simbahang ito, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. May pagsubok ka, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Amen. Yun ang kagandahan pag nagbabasa ka ng Biblia, kahit napakasalimutan ang nangyayari, pero may pinangahawakan kang salita ng Diyos, hindi ka matinag-tinag. Bakit bang tibay mo? Kasi grabe tiwala mo sa salita ng Diyos. Amen o. So, balikan mo sa Bible ha. Lagi kong tinuturo ang Biblia, lagi kong sinasabi magbasa ng Biblia, dahil sa Biblia, nakakapagpalakas talaga. Kasi bakit ang Biblia, hindi lang yan naglalaman ng salita ng Diyos, ang Biblia mismo ang salita ng Diyos. Tandaan nyo, pag may sinabi ang Diyos, huwag mong kunin yung part niya, yung part mo lang ang gawin mo. Amen o. So si Moses, sabi ng Panginoon sa kay Moses, Moses, magkausapin mo yung bato, ang part lang ni Moses, napakagaan, kausapin yung bato, kasi part ng Diyos yung milagro. Hindi natin kaya yung miracle, kaya lang natin yung pagsunod. Amen po ba? So sa simbahan ito, kung ang part mo ngayon, pastor, ang part mo ngayon, dumalo sa gawain, at sana po, syempre, huwag nyo nga aalisin yung matuto. Dahil the moment na dumadalo ka lang, wala kang pusong matuto, wala kang pusong maglingkod, wala kang pusong umayo someday, wala kang puso na mag-outreach someday, sayang lang lahat ng inuupo natin dito.